pati kuryente nakikisabay rin. Ang Meralco ang pinakamalaking power distributor sa Pilipinas. 60% ng kuryente gamit sa buong bansa ay galing sa kanila. Pero ang mga bayarin sa monthly bill ng Meralco, alam nga ba ng karamihan kung para saan? Yung mga charge na yan, kung may mga oil charge, power charge, maraming charge, ayaw ako kung ano yun. Kahit na itemize pa nilang ganyan, kung hindi naman naiintindihan ng tao, useless lang ho yan. Sa mahabang listahang ito, hanggang saan kaya ang naiintindihan ng ating mga kababayan? Unahin natin ang generation charge. Na siguro napupunta yan sa Malacañang din siguro. Dahil sila ang namumuno eh. Yung generation charge represents the cost of electricity na binibilin po ng Meralco at nanggagaling mula sa either National Power Corporation, sa aming independent power producers, or yung nabibili namin sa wholesale electricity spot market o OSM. Eh ang transmission charge kaya? Siguro yan yung para meron silang pondo sa kanilang mga panggamit, yung mga pambisyo nila. Dahil lahat ng senador mga hirap ng una, ngayon ang yayaman na. Hindi ko maintindihan kung ano yan. Sa palagay mo, ikaw ano? The transmission charge is the amount that we pay to Transco. Yung transmissions line ho, ang nakikita nyo na malalaking mga tore. Kung pupunta kayo sa probinsya, may malalaki kayong mga tore na cross country, those are the transmission lines. Those are owned and operated by Transco. Ang distribution charge, pakipaliwanag nga po. Kinukuha namin yung high voltage power delivered by Transco to our delivery points, and then we step that down to a voltage na pwede namin ma-distribute to our many different substations throughout the franchise area. At ito ang pinaka-controversial, ang system loss charge. Kailangan po ba talaga yung bayaran? Wala naman silang loss, sa totoo lang puro sila gain . Wala naman silang loss, kailan ba sila laging loss? Mga siraulo naman minsan yan . Binubulsa na nila yun. Sabihin mong hindi. Galit talaga ako dyan sa mga Meralco niyan. Pag hindi ka lang makabay na isang araw, na-delete lang ang sweldo ng anak ko. Tatanggalin kagad yung punta doon. Nakamamaya? Hindi! What the regulators wanted to show to our consumers is this is the amount of system loss that was expended as heat or for some reason was pilfered in the delivery of the service to the end consumer. Meron din pong tinatawag na subsidies. Under the subsidies portion, if your consumption is below 100, you will see lifeline discount, the line item, at pakikita po ang halaga na diskwento na natanggap mo. Eh, ito naman pong government taxes tulad ng VAT at local franchise tax. Lahat po ng iba-ibang buwis na tinatax sa power industry ay represented dito. It is summarized in the front. Sa likod po naman, makikita niyo yung detalye. Aba, meron pa palang universal charges. Ano naman po kaya ito? Universal charges? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yan. Hindi ko alam po ano yung universal charges na yan. Ito po yung mga items na pinagdagdag ng IPIRA at pina-implement ng Energy Regulatory Commission. Para saan naman ang other charges? Wala akong karanasan sa ganyan. Kasi alam mo, ang alam ko lang dyan . Ang alam ko lang ako nagbabayad sa kanila. Ito po ay tinawag na other charges dahil rumble-rumble na ho ito depending kung ano-ano ang other charges that would be requested for the utility like Meralco to bill, no? Naku po, nakakalito na ano po. Kung mga opisyal at pamunuan na kaya ang usisahin natin, maliwanagan kaya tayo? Sa gitna ng nagbabagang usapin sa singil ng Meralco, lumitaw ang pangalan ni GSIS President Winston Garcia. Dahil ang GSIS ay may 25% ng pag-aari sa Meralco, naging miyembro ng Board of Directors ng Meralco si Garcia nito lang buwan ng Abril. Sa maikling panahon, marami raw natuklasan si Winston sa Meralco. Nakakatawa yung bureaucracy ng yung organization ng Meralco. There are 5
supervisors and executives for every one rank and file. Hmm? Yes. Mas maraming amo? Mas maraming amo kaysa tawan. Yung ang nakapag ano eh, nakapa-jack up ng cost. Sa kabuuan, 8 bilyong piso raw ang pasahod ng Meralco sa mga empleyado nila kada taon. Ang mga supplier naman daw, pag may-ari ng mga kaanak ng pamilya Lopez na siya ring major stockholder ng Meralco. Una sa lahat, inabuso nila yung yung mga IPPs ng Lopez Own. Mm-hmm. Binigyan nila ng napakatakot-takot na mga privileges sa kontrata, mm-hmm, na pinapasoon sa consumers, tapos tayo ang nagsakripisyo nun. Yan ay kumisa ang panaginip ng ibang tao at yan ang gusto rin namin mangyari, no? Kaya lang meron tayong mga kontrata na dapat naman natin sundin. May epekto ba yung mga subsidiaries and affiliates? Yeah, para matakip nila ang high cost, mm-hmm, sa pag-contract nito mga services or, mm-hmm, goods, nag-create sila ng mga subsidiaries. Okay. Like yung Philippine Meter Corporation, lahat ng meter corporation, meters na dinistribute nila, binibilan nila itong Philippine Meter Corporation. Pero ang higit daw na ikinagulat ni Garcia ay ang natuklasang pensyon ng mga retiradong empleyado ng Meralco. Nagtataka ako bakit pinayagan ito ng ERC. Kasi may pension plan ang Meralco, mm-hmm, na tinawag natin na non-contributory. Okay. So hindi nagko-contribute ang mga empleyado, opo, hindi din nagko-contribute ang management, kumpanya. Pero napaka-generous. At pag namatay pa sila, may asawa sila, survivor, patuloy pa rin ang pension. Asawa. So, ito, lahat nito, pinasa sa consumers. Nakasaad daw ito sa financial report na galing mismo sa Meralco. Ah, hindi po. Yung po walang katotohanan yun. Ayon kay Garcia, malinaw na walang pakundangang kumasta ang kumpanya. Pagwawaldas daw na sa huli ay ipinapasa rin sa mga consumer. Patunay daw dito na mula taong 2005, patuloy na tumataas ang system loss ng Meralco. Hindi rin nakaligtas kay Garcia ang Energy Regulatory Commission o ERC. Hindi raw maayos na nagagampanan ng ERC ang trabaho nila bilang regulatory body ng Meralco. Bagay na sinangayuna naman ng National Association of Electric Consumers for Reforms o NASICOR. Ang number one, yung initiative to audit. Kung walang audit ang utility, kawawa ang consumer sapagkat one-sided ang labanan. Ang ERC ay itinatag bunga ng pagsasabatas ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law noong taong 2001. Ang ERC ang nag-aaproba ng pagtaas ng kuryente ng mga power distributor tulad ng Meralco. Una-una, kung mag-file muna sila, before we accept the filing, we request them to publish and to send notices to local government units that will be affected. Pangalawa, kailangan i-publish. Bagamat aminado ang ERC na may mga desisyon silang hindi na dumaan sa public hearing. Nakikita po naman natin kung paano tayo harapin ang Meralco sa mga public hearings. Okay, dinideny tayo. Ang sinasabi nilang increase, yung pagtaas ng generation. Ayon sa chairman ng Meralco, bantay sarado sila ng ERC kaya ang mga isyong naglalabasan walang katotohanan. Everything that we do is under the close scrutiny of the ERC. So whatever consumption the company uses is known to the regulator.